Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, JV Liberda Sagala. At ngayon, magluluto tayo ng beef caldereta. Siguradong mapaparami na naman ang kainin nyo dahil sobrang sarap nitong lulutuin natin. So ito na ang ating mga ingredients. Meron ako ditong beef. So hiwa na siya into cubes. At meron din akong carrots. Meron din ako ditong hiwa na siya na potatoes. Tomato sauce. Green and red bell peppers, garlic, onions, toyo, at gagamit din ako ng dalawang lata ng liver spread, patis, asin, at paminta. So pinaghalo ko itong durog at saka buo na paminta. Okay, so kung ready na kayo, umpisahan na natin ang pagluluto. Ngayon nagpainit ako ng mantika at ang gagawin ko dito, ipiprito ko muna ng konti itong carrots. So yan, medyo haluin lang natin to ng konti, siguro mga 30 seconds lang. Ganon, tapos ipiprito ko na rin itong patatas. Mga 30 seconds lang din. Tapos medyo haluin lang natin siya ng konti. At pagkatapos, ipiprito ko na rin itong mga bell peppers natin. So dito sa process na to kasi, palulutungin lang natin yung mga sides nitong mga gulay natin. Tapos pag medyo brown na siya, pwede na natin siyang hanguin. Mga 1 minute lang, ganun lang. So ayan, iset aside lang muna natin to kasi gagamitin natin ito mamaya. Okay, ngayon igigisa ko na tong sibuyas. Tapos medyo haluin lang natin to ng mga 30 seconds lang, ganun lang. At pagkatapos ay igigisa ko na rin itong bawang. Ang gusto ko sa sibuyas at bawang yung medyo luto siya ng konti. So mga 1 minuto, ganun, ipiprito natin siya ng konti, igigisa natin siya. Ngayon naman, ilalagay ko na tong baka. So gumamit ako dito ng mga 2 kilos ng beef. Ang ginamit ko dito yung sirloin kasi mas malambot siyang karne, yung part ng baka. Okay, ngayon, titimplahan na natin to. Ilalagay ko na tong asin. Tapos, ilalagay ko na rin tong toyo. At pagkatapos, ilalagay ko na rin tong patis. Tapos, itong paminta. Itong buo at saka durog na paminta. So, yun lang. Sunod-sunod na siya. Tapos, lalagay ko na itong tomato sauce. Gumamit ako dito ng 2 pouch na tomato sauce kasi 2 kilo yung karne. So, 2:2. Tapos, pag 1 kilo naman, 1:1. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Tapos, hahaluin ko lang to ng konti. Ganun lang siya. Tapos, yan. Takpan natin siya. Pakuluin natin siya ng mga 10 minutes lang. Ganun lang siya. Tapos, after mga 10 minutes... Yan. After mga 10 minutes na yan, lalagyan ko na siya ngayon ng tubig, 1 tasa. Pwede rin mga 2 tasa or 3 para mas kumulo siya ng kumulo na mas matagal. Tapos takpan lang natin yan. Yan. Every 15 minutes, i-check natin siya. Tapos medyo haluin natin siya kasi para hindi siya masunog. So yan, ganun lang. At pagkatapos, takpan ulit natin to. Medyo matagal na pagpapakulo to, mga 1.5 oras. So yan, after mga 1.5 oras, kung mapapansin nyo, ayan, di ba medyo natuyo na siya. Medyo nawawala na or nakakati na yung tubig niya. At this point, bumabango na rin siya. So nagalo-halo na yung mga sahog niya. Tapos kung i-check ko ngayon yung karne, medyo malambot na rin siya. So medyo ready na to. Pero hindi pa natatapos dito yung pagluluto natin. Kasi ilalagay ko na ngayon yung mga prinito natin na mga carrots, patatas at saka mga bell peppers. So yan, ganun lang kasimple. Lulutuin lang natin ng konti itong carrots, patatas at saka bell peppers. Pakuluin lang natin to na mga 15 minutes pa. Pero ngayon, ilalagay ko na itong ating liver spread. So since 2 kilos tong beef ko, gumamit ako dito ng 2 lata ng liver spread.
So kung isang kilo naman, isang lata lang gagamitin niya na liver spread. Yan. So yan, ganun lang siya kasimple. Yan, tapos medyo haluin lang natin to ng konti para mag-mix ng even yung mga sahog niya. Ang kagandahan dito sa liver spread, ito yung magpapalapot dito sa ating kaldereta. Tapos yan, takpan lang natin, lutuin lang natin ng mga 5 to 10 minutes pa. And after mga 5 to 10 minutes, yan. Sobrang bango na niya ngayon. Tapos, alam mo yun, pa-achieve na achieve ko na ngayon yung kaldereta na gustong gusto ko na natitikman ko sa mga probinsya, sa mga kasalan or sa mga birthdayan or sa binyagan. Kasi ito yung kaldereta na nakagisnan ko nung bata pa ako eh. Alam mo yung parang talagang ang bango niya, tapos sobrang lapot niya. Wala naman perfect na version ng kaldereta, pero may kanya-kanya tayo ng version. Pero para sa akin, ito yung the best. Ayan, luto na to actually. Sigurado magugustuhan ito ng mga family ninyo at mga kaibigan ninyo. Perfect ito kahit saang okasyon. So ito na po ang ating beef kaldereta. Naku, sana marami kayo natutunan dito sa ating beef kaldereta na to. At ito po ang listahan ng ating mga ingredients. I-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Maraming salamat po and thanks for watching. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video.